Mapagpalang araw ulit at ngayon magluluto tayo ng fish fillet. So ito yung isda na aking gagawing fillet, yung shiri. So mamaya ilinisan ko muna, tanggalan ko muna ng kaliskis at mamaya gagawin natin, ipipilay natin siya. Tapos gagawa tayo ng braiding. Tapos yung pinagtanggalan natin ng laman, so may matitira tayong ulo at saka yung gitna, pwede natin siyang sabawan. So tapos na natin ginisa ng ating isda, ugasan, tanggalan ng hasang at saka ng kaliskis. So importante pala, pagka magpipilay tayo, kailangan matalas yung ating kutsilyo. So kaya na lang natin ng ano, susundan lang natin yung tinik niya para makuha natin yung laman ng isda. So, yun lang gagawin natin. So ito na yung fillet natin. Ayan. Medyo maliit lang yung isda na to kasi dalawa lang naman kami kakain. Kaya medyo maliit lang yung ano, makukuha natin fillet. So yun din gagawin natin sa other side. Susundan lang natin yung ano ng tinik para makuha natin yung laman. Napakahalaga ng ano ng kutsilyo pagka nagpipili na ano, yung talas ng kutsilyo para maganda yung ating fillet. Ayan. So itong natira na ano na ulo para yung tinik, lagyan natin dito, sasabawan na lang natin to. Pwede nating yan nga, lagyan ng kamatis at saka sibuyas, o pwede rin natin isigang para meron tayong ipapartner na sabaw. So ngayon gagawa tayo ng breading mix. So ang gamit ko sa breading mix, meron akong all purpose flour, garlic powder, meron akong black pepper gram, black pepper, meron akong chili powder at salt. So yun yung imimix natin para malasa yung ating fish fillet. So maglalagay lang ako ng ano, depende sa dami ng fillet nyo. So 1 cup it's enough. Konting ano lang, 1/4 spoon lang ng black pepper, ground black pepper, 1/4 teaspoon, ganun din ang ating garlic powder para lang maglasa ang ating breading. Tapos gusto ko yung spicy, so lagyan ko ng 1/2 tablespoon ng chili powder. At lagyan natin ng asin. Siguro mga 1/4 tablespoon ng asin. Ayan. Mix lang natin siya para equal lasa. So ito na yung ating breading mix. Ito na yung ating itlog. So ito na yung ating itlog. Taraso. Load na natin. Tagin natin yung itlog. Ayan. So una, ilalagay muna natin sa breading yung ating fillet bago ilagay sa itlog, tapos ibabalik ulit natin sa breading. Yan. So habang gagawin natin ito, magpapainit na tayo ng mantika. Ayan, nagsalo na ako ng kawali, tapos painit tayo ng mantika. Sisimulan na natin i-coating to ng breading ang ating fish fillet. So una, sa breading muna natin siya isasaw-saw.
Yan, tapos taktak natin konti. Yan, tapos iyan natin dito. Yan. Konti lang. And then ibabalik natin uli sa braiding para kumapit yung braiding natin. So iyan na siya. Okay. So lagay lang natin dito habang hindi pa mainit yung mantika. So ulitin lang natin siya. Ulitin lang natin hanggang malagyan natin lahat. So yan. So make sure pag nagpe-prepare tayo ng pagkain at malinis yung kamay. Lagi tayo maghuhugas para maiwasan natin food poison. Especially pag kakain ng mga anak natin, pamilya natin. So kailangan maging responsible tayo sa pagpe-prepare ng pagkain. Tapos na natin ilagyan ng breading yung ating fish fillet. So, mainit na rin yung mantika. Simulan na natin yung pagluluto. So, gagamit tayo ng tong para hindi tayo mapasok. Masyadong dikit-dikit para di siya hindi nagdikit yung ating pwede. Lutoy na lang siya ng mga 6 to 10 minutes dali na malutong isda. Tayong pwede siyang fish and chips. Nabubunod ako. Pwede nga ating partner ng french fries yan. Hindi na natin kailangan pumunta sa mga mamahalo na restaurant o fast food. Pwede na natin gawin sa bahay. Gaya na itong isda na nabili namin, itong shiri. Ano lang ito? Nasa 9 real lang ang kilo na ito. So 9 reals, mga 100, siguro mga 130 pesos isang kilo. Ayan. Masarap mo sila dyan makana. Para siyang malaking tilapia. Pero mas mahalin yung laman na ito kaysa tilapia. Common na isda dito sa katap. So, sa mga budget lang yan, budget lang yung allowance, pwede ka. Ayun na natin siya maluto. At kung niluluto natin yan, i-prepare din natin yung pangsabaw natin. Yung sasabawan natin ang ulo at yung gitna ng tinitinik. Masarap yung kain natin. So yan, naluto na ang ating unang batch na sinalang. Ito na yung ating fish fillet. Ngayon, habang marasala pa yung second batch, i-prepare tayo ng pangsabaw natin doon sa ulo. So, lalagyan ko lang ng luya at saka ano, sibuyas, kamatis. Nagpakulo na ako ng tubig. Hindi ko na siya igigisa, sariwa naman yung isda. Para healthy siya, hindi mamantika. Pero sa inyo, kung gusto nyong pinalalansahan kayo sa isda pagka hindi ginigisa, pwede nyo rin igisa. Pero ngayon, hindi ko siya igigisa. Habang nagpakulo ako ng tubig, sasabay ko na itong sibuyas, kamatis, at luya. So dito, mura yung sibuyas. Isang buya ang nilalagay ko. Pero pag sa Pilipinas, mahal. Tipid-tipid. Maliit lang. Dito, napakamura ng sibuyas. 2 real ang kilo. So,
around 26, 27 pesos lang. Isang kilo na sibuyas. Ilagay na natin yung ating sibuyas, kamatis, tsaka luya. Tapos, mahilig din ako kasi maanghang eh. So ito, lalagay ako ng tatlong sili. Optional naman yan, nasa inyo yan. Kasi may ano talaga nang hindi talaga kumakain ng maanghang. Pakukuloyin lang muna natin siya ng saglit. Pakamulo na yan. Tsaka natin ilalagay ang ating isda. Kumulo na ang ating sabaw. At ano na rin ang ating kamatis. Napisat na. Mas ba, para lumasa dun sa sabaw. Ilalagay na natin ang ating isda. Daan-daan para hindi tumalsik. Natin ulit. Lagyan natin ng asin. So na sa inyo kung gagamit kayo ng baychin o magic sarap. So ako para hindi maano yung asin, lalagay ko muna dito sa ating gas para makikita natin kung gano'ng kadaming asin na ilalagay. Ayaw natin ng malat yung sabaw natin lalo pagka hihigupin natin. Tignan natin. Okay, luto na ang ating isda. At okay na yung timpla. Lagyan natin yung lettuce. Tapos, i-add natin. Turn up na natin yung apoy. Kaya ano natin itong lettuce na maluto siya sa init na itong sabaw natin. Kasi madali naman mano ang lettuce. Yung isang kainan ng dilaw. Ayan. Tinikman ko na yung sabaw na ito. Masarap. Manamis na miss dahil dun sa sweetness ng tomato at saka ng onion. Okay. So, off na natin para hindi makaulit pa. Gagawa tayo ng dippings ng ating fish fillet. So, meron akong mayonnaise. Mayonnaise. Yung regular lang, classic. At saka garlic powder. Imi-mix lang natin yung mayo at saka garlic powder. So, enough lang para dun sa niluto natin. Yun na yung gawin natin. Para hindi masayang. Okay na yan. Konting powder lang. Para maglasa lang siya. Okay, ayos na. Haluin na natin ito. Yan, meron na tayong instant na garlic mayo. So, meron na tayong dippings ng ating fish fillet. Masarap din yung ano, kung merong tartar sauce para sa fish fillet. Kailang wala ako dito. Kung ano lang available sa dito sa kusina ko, yun na lang muna. Okay. Ito na yung ating fish fillet. Meron tayong garlic mayo sauce at masarap na sabaw. Ayan. Sarap. Ibigay ng sabaw. So, walang tapon dun sa isda natin na ginawa natin fillet. Okay. Kung may natutunan na naman po ulit tayo sa aking vlog, kung gusto niyo pong i-subscribe, Mechanic Cook Vlog, yan para sa susunod na mga luto ko, ay muli niyo akong masamahan. God bless!